isang magandang umaga sa bawat isa at muli isang kagalakan na makabalik at makapangaral dito sa inyong iglesia. At sa ating Sunday School na pag-aaralan, buksan po lang to, no? Isang question lang nakikita ko dito na nung huli akong mangaral, marami namang present. So baka pwede kong itanong kasi medyo nabitin tayo nung huli akong nagpunta dito. So, question para sa mga last time na nakakaalala ng nandirito ako, meron ba ditong nakaalala kung saang book ako ng Bible na aral? Yung book lang, meron bang nakaalala? I think it was about a month ago kung hindi ako nagkakamali na nakaaral ako dito. Meron ba nakaalala? Para magising lang yung ating nilo. Book of? Narinig ko na yata sa book of? Sa Book of Acts, kung sino man ang nakasagot ay napakaganda ng memorya, memo class, okay? So sa Book of Acts, nag-aral ako sa Acts chapter 20. At dito nga sa pinag-aralan natin sa Acts chapter 20, pinag-aralan natin kung ano bang pananaw ni Apostol Pablo patungkol sa gawain ng Panginoon. At ating pinoint doon na bagamat ang mensahe ni Pablo sa Acts chapter 20, ay para sa mga matatanda o elders, mga pastor, nakita natin yung mga prinsipyong ibinigay ni Pablo patungkol sa paglilingkod sa Diyos, maaring gamitin ng bawat isang mananampalataya. At tinignan din natin ang purpose natin kung bakit natin gustong tingnan yung pananaw ni Pablo patungkol sa kanyang paglilingkod sa Diyos, ang purpose natin ay para ma-revive yung ating kasigasigan sa paglilingkod sa Diyos at magpatuloy tayo sa paglilingkod, pagpursige tayo. Bakit pa kailangan na ma-revive yung ating zeal sa paglilingkod? Marahil kasi ang ilan sa atin, pagdating sa paglilingkod, baka malamig na. Yung iba siguro sa atin, baka going through the motions na lang. Routine, mechanical na yung paraan ng paglilingkod. O baka ang iba rin naman sa atin, sabihin na napapagod na dahil sa kanyang matagal na paglilingkod na sa Diyos. So, sana maging refreshing grace yung itong pinag-aralan natin patungkol sa pananaw ni Pablo sa gawain ng Panginoon. Para sa mga bisita natin at sa mga wala dito, huwag po kayong mag-alala kasi magkakaroon naman tayo ng kaunting review dun sa mga punto na ating natalakay na. So, inaanyayahan po muli ang bawat isa. Buksan natin ang mga Biblia natin sa Acts chapter 20. Acts chapter 20. Ayan. So, ang babasahin ko po ay mula verse 17 hanggang verse 21. Acts chapter 20. Sabi po dun, mula sa Mileto ay nagpasugo si Pablo sa Efeso at pinatawag ang mga matatanda ng iglesia. Nang sila'y makarating sa kanya, ay sinabi niya sa kanila, "Nalalaman ninyo kung paanong nabuhay akong kasama ninyo sa buong panahon mula sa unang araw na ako'y tumungtong sa Asia." Verse 19, na naglingkod sa Panginoon ng buong kapakumbabaan at may luha at may mga pagsubok na dumating sa akin dahil sa mga pagtatangka ng mga Hudyo. Hindi ko ipinagkait na ipahayag sa inyo ang anumang bagay na kapakipakinabang at hayag na nagturo sa inyo at sa mga bahay-bahay na nagpapatotoo sa mga Hudyo at gayon din sa mga Griyego tungkol sa pagsisisi tungo sa Diyos at pananampalataya sa ating Panginoong Jesu Cristo. So, again, pinoint out natin last time, itong mensahe ni Pablo na ito sa mga matatanda sa Efeso, farewell message. Goodbye message niya kasi alam niya na hindi na nang makikita uli itong mga taga-Efeso. At sa pagbigay niya ng kanyang farewell message sa kanila, ibinigay ni Pablo yung overview nung kanyang ministry sa Efeso. At nakita nga natin dyan sa verse 18, binuksan ni Pablo yung kanyang mensahe sa pamamagitan ng pagsabi sa kanila na alam ninyo kung paano ako namuhay sa inyo nung ako'y dumating. So ang binibigyan ng diin ni Pablo dito, kayong mga taga-Efeso,
nakita niyo kung paano ako namuhay from day one na dumating ako dyan hanggang sa last day na lisanin ko kayo. Ang binibigyan din ni Pablo dito is yung consistency ng kanyang lifestyle. Ibig sabihin, ito yung naging pattern ng buhay ni Pablo nung siya'y manatili sa Efeso. So, yan ang natin bibigyan din yung consistency na ni Pablo. So, ano daw yung mga bagay na nakita ng mga taga-Epeso kay Pablo nung siya'y nandoon? So, binanggit ko, merong limang bagay. Nakuha na natin yung tatlo. So, sa limang bagay na yun, pinag-aralan natin yung center o yung pinaka-object ng kanyang paglilingkod. Ikalawa, yung conduct o yung postura. Paano bang naglingkod si Pablo? Ikatlo, tiningnan din natin yung challenge o yung mga hamon ng kanyang paglilingkod. And then yung tatalakayin natin sa Sunday School ngayon, yung ika-apat, yung character. At yung pang-lima naman ay yung content, kung ano yung nilalaman ng kanyang paglilingkod sa Diyos. So bago tayo magpatuloy, hilingin natin ang tulong ng Diyos sa ating pag-aaral. Manalangin tayo. Aming dakilang Diyos, salamat po muli sa pagkakataon na maari naming pag-aralan ang inyong salita. At ang dalangin nga po namin ay tulungan niyo po kami, bigyan niyo po kami ng wisdom sa pag-aaral namin. At nawa o Diyos, itanim niyo sa puso namin ang pag-aaralan din namin. At samahan niyo kami sa pag-aaral na ito. Sana hindi lamang ito pangkiliti ng tainga namin o ng isipan namin, kundi tingnan namin ito upang maka-benefit, maging kapakipakinabang sa mga kaluluwa namin at paluhati namin ang pangalan. Ito'y dalangin namin sa ngalan ni Jesus. Amen. So, yeah. So, by way of review, puntahan natin, saglit lang, daanan lang natin yung unang tatlong tinalakay natin para sa kapakanan na rin ng mga bisita natin tsaka yung mga wala dito nung huli akong mag-aral. So, una sa lahat, sabi ni Pablo, nakita ng mga taga-Epeso sa kanila yung sentro, yung pinaka-object kung ng paglilingkod ni Pablo. At yan ay walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Sabi niya sa verse 19, naglingkod daw siya sa Panginoon. Ang paglilingkod ni Pablo ay sumentro hindi sa kanyang sarili, hindi rin para sa mga tao, sumentro ito kay Jesus. Ibig sabihin, lahat ng ginagawa niya, ito'y ginagawa niya dahil sa Panginoong Jesus. At ninote din natin sa verse 19 na yung word na naglilingkod dyan, hindi natin masyadong makita dito sa translation natin, pero yung word na naglilingkod dyan, yan ay verb form sa original na salita na tinatranslate natin na alipin. Nanggaling siya sa salitang dulos sa original. So in essence, ang sinasabi sa atin ni Pablo na sa kanyang paglilingkod sa Panginoon, naglingkod siya bilang isang alipin ni Jesus. So maala namin, nakakaalala ba dito ang mga ibig sabihin natin pag binanggit natin na isang alipin o bond slave ng Panginoon? Meron bang nakaalala kung anong ibig sabihin nyan? What does it mean to be a bond slave ng Panginoon? Meron ba? Since Sunday school ito, pwede po tayong sumagot. May nakaalala ba? Bond slave. Meron ba? Sige, okay lang naman na ano, hindi ko ako nangangagad. Binili? Tama, may point? Binili? Meron po bang ano? Nakita natin yung bond slave sa Old Testament. Now, kaya natin ito bibigyan ng diin kasi yung point number one natin, dito nakasentro din yung lahat ng points natin. Kapag wala itong point one, bali wala yung rest. Kung maalala nyo, yung ibig sabihin ng bond slave, sa lumang tipan, merong mga alipin. At pagdating, maglilingkod daw yung mga alipin for 6 years, at sa ikaw 7 taon nila, palalayain sila. At sa pagpapalaya sa kanila, pag sinabi daw nung alipin na ayokong umalis dahil mahal ko yung amo ko, magkakaroon daw ng ritual. At yung ritual na yun, yung ipapako sa pintuan, yung tainga, at ang sinisignify nito, magiging alipin siya
habang buhay nung kanyang amo. So, ang ibig sabihin ng bond slave, pag pinag-uusapan natin yung bond slave, eh ito yung isang tao na bagamat siya'y pinalaya na, eh mas pinili niyang isuko yung kanyang kalooban sa kanyang amo. Bagamat siya'y pinapalaya na ng kanyang amo, eh mas pinili niya na sundin ang kanyang amo, na paglingkuran ng kanyang amo ng kanyang buong buhay, hindi dahil natatakot siya o dahil napipilitan siya sa kanyang amo, ngunit dahil mahal niya ang kanyang amo. So pag sinabi nating bond slave o alipin, na gaya ng tinutukoy ni Pablo kung paano siya naglingkod, eh ito'y voluntaryo na pagpapaalipin na motivated by love. Pag-ibig ang pinaka-tumutulak kung bakit siya naglilingkod. Pag-ibig ang tumutulak kung bakit siya nagpapatuloy na magpasako, isuko yung kanyang kalooban. So, makita natin kay Apostol Pablo sa kanyang paglilingkod, eh pinaglingkuran niya ang Diyos bilang alipin dahil sabi ni Pablo sa Galatians chapter 20, eh itong Panginoon na to, yun yung umibig sa kanya eh. Nagpalaya sa kanya sa kasalanan, sa kamatayan, mula sa impyerno. At dahil dyan, eh siya'y nabubuhay para sa kanyang Panginoon at siya'y naglilingkod para sa kanyang Panginoon. Yan yung essence. So ang punto natin, ang pinakasentro ng paglilingkod, hindi lamang ng mga matatanda sa iglesia, kundi ng bawat isang tinubos na mananampalataya, ang dapat na maging sentro ay walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Yan ang pinakapunto natin dyan. Ang sentro, hindi yung sarili natin, hindi rin yung mga taong pinaglilingkuran natin, ang sentro dapat niyan, walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Sa Kanya tayo naglilingkod eh, kasi Siya ang tumubo sa atin. So ang sabi nga natin bilang practical application niyan, eh lagi nating paalalahanan ang sarili natin kung sino ba ang pinaglilingkuran natin. Kasi makakalimutin tayo eh. Minsan nalilimutan natin na ang pinaglilingkuran natin pala ay ang Panginoon. Nakatingin na tayo madalas sa tao. So, dapat nating laging alalahanin kung sinong pinaglilingkuran natin. So, yun yung unang punto. Then, kinonsider natin, ikalawa, ay yung conduct. Ano ba yung paraan kung paano na naglingkod si Pablo? Sabi niya doon, sa verse 19, naglingkod sa Panginoon ng buong kapakumbabaan. At nakita natin dito, eh, isa sa mga kailangan kung ang isang mananampalataya makapaglilingkod sa Panginoon, eh dapat mababa ang kanyang tingin sa sarili. Hindi na mababa dahil mababa ang Lois ang kanyang self-esteem, pero kasi tama yung kanyang pagtingin sa kanyang sarili. At paano ba na itatama na maging tama yung pagtingin natin sa ating mga sarili? Eh yan ay hindi pagkukumpara sa ating mga kapwa, kundi ang pagtingin natin, kanino? Sa ating Panginoong Jesus pa rin. Kasi itong word na humility na ginamit dun sa verse 19, eh siya rin ginamit dun sa Philippians chapter 2 verse 3. Sabi dun na sa ating pagpapakumbaba, eh huwag daw nating gawin ang mga bagay sa pang makasarili lang na paraan, kundi ibaba daw natin ang ating mga sarili at i-regard natin ang kapwa natin na mas mahalaga pa sa atin. At paano daw natin yung gagawin? Sabi ng verse 5, dapat daw magkaroon tayo ng mindset na kagaya ng mindset ng Panginoong Jesus. Eh ano bang mindset meron si Jesus? Bagamat siya'y Panginoon ng kaluwalhatian, manlilikha ng sanlibutan, lahat ng bagay na nakikita natin, paano bang pumasok ang ating Panginoong Jesus dito sa lupa? Bilang hari, bilang mayamang tao, makapangyayon, ganun ba ang pasok niya? Hindi, sabi ng Philippians chapter 2, di ba, pumasok siya bilang isang alipin. Ayun po, ganun. So, kung tayo'y makapaglilingkod na merong tamang tingin sa sarili natin, tingnan natin ang Panginoong Jesus. At kapag tinignan natin ang Panginoong Jesus, nakikita natin na wala tayong room para itaas ang sarili natin. Kundi dapat ibaba natin ang ating mga sarili at sa pagtingin natin na tayo hindi naman better o mas mabuti tayo kaysa mga kapwa natin.
pare-paresa tayo. Kung ganun daw tayo ang tingin natin sa kapwa natin, mas makapaglilingkod tayo sa anumang paraan. Sa tinuturo din natin na kapag naglilingkod sa Panginoon, eh wala talagang room para magmalaki. Walang room para magmayabang tayo. Kasi even yung capacity, yung abilidad na maglingkod sa Diyos, eh hindi naman ang galing sa atin. Tama ba? Ito'y biyaya lamang din ng Diyos. So bakit tayo magmamalaki? Ang punto natin dyan, no? Ang pagpapakumbaba, eh isang importanteng requirement kung ang isang Kristiyano ay makapaglilingkod sa Panginoong Yesus. So, yun yung kalawa. Ikatlo, nakita natin yung hamon o yung challenge sa kanyang paglilingkod. Sabi dun sa verse 19, huling parte, eh sa kanyang paglilingkod, eh hindi naman daw bed of roses. Meron daw luha, at saka meron ding pagsubok. At kung iisipin natin, si Pablo, isa sa mga pinakang sabihin natin, matapat talagang lingkod ng Panginoon si Pablo. Tama mo ba? Matapat. Expect natin, eh di ba dapat pinagpala ng Diyos yun? Gaya na sinasabi ng karamihan ngayon? Na kapag sumunod tayo sa Diyos, maging matapat tayo sa Kanya, eh blessing yan. Ibig sabihin niya, wala ng kahirapan, wala ng kalungkutan. Ganun ba ang nangyari kay Pablo? Hindi. Pero si Pablo, bagamat ganun, eh nakita natin, eh hindi siya tumigil sa paglilingkod. Bakit? Eh kasi naintindihan niya na sa buhay Kristiyano, sa paglilingkod sa Panginoon, eh kabahagi itong sufferings, itong pagluha, kabahagi. Yes, merong tunay na joy na nanggagaling sa Diyos dahil bunga ito ng Espiritu eh. Ngunit, sa gitna ng joy na yon, eh meron ding kapighatian. At hindi ginamit ni Pablo yung mga luha at pagsubok sa buhay upang tumigil sa paglilingkod sa Diyos. So, punto natin, no? Ito'y parte yung kahirapan na nararanasan sa paglilingkod sa Diyos. Magkakaroon talaga niyan, parte ng Christian na service. So, yan yung ano natin. Nakuha na natin, na-cover natin nung nakaraang session natin. So ngayon, puntahan natin yung ating dalawang puntos na natitira, which is yung character ng service at saka yung content ng service ni Pablo. So, yung character, kung paano si Pablo naglingkod, eh makita natin, sabi sa verse 20, kung tutuloy natin basahin, sabi ni Pablo dyan, eh hindi ko ipinagkait na ipahayag sa inyo ang anumang bagay na kapakipakinabang at hayag na nagturo sa inyo at sa mga bahay-bahay. Ano yung character ni Pablo sa kanyang ministeryo? Ito'y sasabihin natin, ito'y ang character is yung courage. Merong tapang sa paglilingkod, especially tapang sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Makikita natin itong karakter ni Pablo, hindi lamang dito sa Efeso, kasi kung babalikan natin sa chapter 14, so puntahan natin, Acts chapter 14, nasa Iconium si Pablo, sabi ng verse 1, gayon ding bagay ay nangyari din sa Iconium, na doon sina Pablo at Bernabe ay magkasamang pumasok sa sinagoga ng mga Hudyo at nagsalita ng gayon na sumampalataya ang marami ng mga Hudyo at sa mga Griego. Ngunit, inudyo ka ng mga hindi mananampalatayang Hudyo ang mga Hintil at nilason ang kanilang isipan laban sa mga kapatid. Merong opposition sa may opposition nung nagpunta siya sa Iconio, tama? May lumaban sa mensahe. May hindi tumalima dun sa mensahe. Ngunit, anong naging tugon ni Pablo dyan? Verse 3. Kaya, nanatili sila ng mahabang panahon na nagsalita ng buong katapangan para sa Panginoon na nagpapatutuo sa salita ng kanyang biyaya sa pamamagitan ng pagkaloob ng mga matanda at mga
kaubalaghan na gawin ng kanilang mga kamay. So nakita natin, no, sa Iconyo, ganun ang nangyari. Bagamat merong opposition, bagamat may lumaban sa pangangaral ni Pablo, eh sa halip na tumigil, itigong ang bibig niya, eh lalo pa daw nagsalita ng buong katapangan. Ito yung karakteristik ni Pablo sa kanyang paglilingkod. At yung ginawa niya sa Iconium, eh ganun din ang ginawa niya sa Epeso. Kasi kung bubuksan natin sa chapter 19, sige, pwede pong pabasa ng verse 8 ng... Kung meron pong nakakita, pwede pong pabasa nila. Pabasa ng malakas. And he went into the synagogue and spake boldly for the space of 3 months, disputing and persuading the things concerning the kingdom of God. Okay, so sabi dyan, kagaya sa Iconyo, pumasok sa sinagoga, nangaral patungkol kay Jesus, at nakita natin dyan, eh, nangaral din ng merong katapangan. At ang sabi nga dito, eh, dahil sa ginawa ni Pablo dito, ano sa tingin nyo naging resulta? Nangaral siya patungkol kay Jesus nang may katapangan, ano kaya naging resulta niya? More opposition yan. Mas marami pang lumaban kay Pablo. Mas marami pang nagalit kay Pablo. In fact, nagkaroon nga ng isang rally dito eh. Nagkaroon ng mob. Gustong punin si Pablo at alisin sa kanilang lugar. Naging resulta. Ngunit, si Pablo, sabi ni Pablo, bagamat ganun ang nangyari, kung babalikan natin sa verse, sa chapter 20, dun sa binasa natin, sabi ni Pablo, hindi ko ipinagkait na ipahayag sa inyo ang anumang bagay na kapakipakinabang sa inyo. Bagamat merong luha, bagamat merong pagsubo, bagamat merong threat, may banta sa buhay ni Pablo eh. Dun sa Epeso, hindi tumigil si Pablo sa kanyang pagpapahayag sa mga tao doon kung ano bang kapakipakinabang sa kanila. Hindi itinikom ni Pablo yung kanyang bibig at matatakotin. Alang-alang na maipahayag niya yung kalooban ng Diyos sa kanila. Bakit? Kasi alam ni Pablo na itong bagay na kanyang itinuturo, eh ito yung kailangan ng kanyang tagapakinig. Hindi na bale na ang buhay niya ay may banta. Hindi na bale na naghihirap siya dahil dun sa mensahe na yon. Ang mahalaga kay Pablo ay pinapahayag niya ang mensahe ng Diyos at itong kailangang marinig ng mga tao upang sila ay maligtas. Yan ang mahalaga kay Pablo. Eh, hindi niya hinayaan ang kanyang mga kaaway na siya ay matakot. So sa halip na itikom niya ang kanyang mga bibig at mag-play safe na lang, gaya ng ginagawa ng karamihan, play safe na lang tayo para hindi tayo mausik. Kaya sa halip na ganun, sabi doon, Paul declared yung buong council ng Diyos. And mind you, that takes courage sa panahon niya. Kasi sa panahon niya, nakita natin, si Pablo iniwan halos patay na sa Listra dahil dun sa pangangaral niya. Ginawa ni Pablo, matapos siya pagbabatuhin, akala patay na, tumayo, nagpagpag ng kanyang sarili, at ang ginawa niya, pumasok ulit kung saan siya binato. Tapang yan, pag nakita natin. Ito siguro yung naging problema ni Timoteo sa parehas na lugar, sa Epeso. Kasi sabi ni Pablo sa kanila, puntahan natin, 2 Timothy, mukhang medyo... nakakatakot ang lugar ng Epeso kasi ito rin yung binigay ni Pablo na encouragement kay Timothy. 2 Timothy chapter 1, basahin natin yung verse 6 hanggang verse 8. So kung meron nang nakakita ng Timothy 1, verse 6 and 8, pwedeng pakibasa. Dahil dito ay pinaalala ko sa iyo
na palingasin mo ang kaloob ng Diyos na nasa iyo sa pamamagitan ng pagpapatong ng ating mga kamay. Sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng tabuwagan, kundi ng espiritu ng kapangyarihan, ng pag-ibig, at ng pagpipigil sa sarili. Huwag mo ikahiya ang pagpapatotoo sa ating Panginoon, di sa akin na bilanggo niya, kundi makipagtiis ka alang-alan sa Ebanghelyo ayon sa kapangyarihan ng Diyos. Okay, so ito si Pablo, sinusulatan niya si Timoteo na siyang naglilingkod sa episode ng mga panahon na ito. At ang sabi ni Pablo sa kanya, pagningasin mo yung kaloob mo, Timoteo. Mukhang nasa punto si Timoteo na siya'y natatakot, at dahil sa kanyang pagkatakot, tinitigil niya na yung pagpapahayag ng salita ng Diyos. At ang sabi nga ni Pablo dyan, huwag mong ikahiya ang pagpapatotoo sa ating Panginoon. Verse 7, hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng katuwagan, pinapaalala sa kanya. Kailangan ng tapang pagdating sa paglilingkod sa Diyos. At yung tapang na yan ay yung tapang na nanggagaling sa Diyos. So ang ano natin dito, ang karakter ng paglilingkod ni Pablo ay katapangan. Especially pagdating sa larangan ng pagpapahayag ng salita ng Diyos. Makita rin natin kung babalik tayo sa Acts chapter 20. Sa verse 23, sabi dyan, alam ni Pablo kung anong naghihintay sa kanya pagdating niya sa Jerusalem. Ano daw ang naghihintay sa kanya pagdating niya ng Jerusalem? Verse 23 ng Acts chapter 20. Ano daw ang naghihintay kay Pablo? Ano daw? Ayun, meron daw bands and affliction, or merong tanikala at ano pa daw, kapigatian. Ang question ko sa inyo, kung kayo, alam nyo yung lugar na pupuntahan nyo, yun ang nag-aabang sa inyo. May tanikala at merong kapigatian. Question ko sa inyo, pupunta pa ba kayo? Pupunta ba kayo? Alam nyo na pag pumunta kayo sa lugar na yun, sigurado, kulo ang abot mo at matinding kapigatian. Pupunta pa ba tayo? Maraming umiiling at palagay ko, ako rin iiling. Pero magugulat tayo sa sagot ni Pablo, verse 24, ngunit hindi ko itinuring ang aking buhay na mahalaga sa aking sarili, upang maganap ko lamang ang aking katungkulan, ang ministeryong tinanggap ko sa Panginoong Hesus, na magpatotoo sa magandang balita ng biyaya ng Diyos. Nakita natin kung anong attitude ni Pablo pagdating dito. Kailangan mo ng tapang dyan para sabihin na hindi na bale. Hindi na bale. Pero nakita natin yung motivation kung bakit. Ang motivation ay para sa Panginoon. Nandoon sa Panginoon pa rin, naka-hinge. Doon nakatali yung tapang na yun. So itong tapang na pinag-uusapan natin dito, hindi ito yung tapang na parang pasagulero ang dating. Yung tapang na wala sa lugar. Ito yung tapang na nanggagaling sa Panginoon. Ito, by the way, ito palang word na ito, pares na ginamit ito. Punta tayo sa Galatians chapter 2. So, kung pwedeng pakibasa po yung verse 11 hanggang verse 12. Galatians chapter 2, verse 11 hanggang verse 12. Sa verse 12, yung same word na ginamit dun sa Acts chapter 20, na hindi ko pinagkait, same word din ginamit sa verse 12. Pero pabasa po. Verse 11 tsaka 12. But when Peter was come to Antioch, I went to him to the place because he was to be named. For before that, certain came from James to the feast with the Gentiles. But when they were come, he withdrew and separated himself, fearing them which were of the circumcision. Ayun! So nakita natin dito, sabi ni Pablo, mukha sa mukha, sinalungat niya si Pedro.
By the way, dun pa lang, no? Grabing tapang ngayon. Eh, ikaw, na itama mo yung kapwa mo apostol, eh, kailangan mo rin ng tapang dyan. Pero sabi ni Pablo dyan, sinalungat niya doon si Pedro harap sa harap, mukha sa mukha. Ibig sabihin, parang yung face-to-face tinuro niya. Bakit daw? Kasi nagkasala daw si Pedro pagdating sa Ebanghelyo. Eh, ano ba daw yung pagkakasala niya? Verse 12, bago daw dumating yung mga taga-Jerusalem, mga Hudyo, eh, nakikikain daw si Pedro kasama ng mga Hintil. Yung mga hindi mga Hudyo. Ngunit, nung dumating daw yun, ano daw sabi dyan? Siya ay kumulong. Yan yung same na word na ginamit dun sa Acts chapter 20 na binasa natin kanina. Kumurong dahil bakit daw siya umurong? Eh, natakot daw siya sa kung anong sasabihin ng mga Hudyo na taga Jerusalem. So makita natin, no, yung takot eh nagkukos sa atin upang umurong. At nakalulungkot dito, maging si Pedro. Isang apostol, tinamaan din takot at umurong. Tama talaga yung sinabi ng Proverbs 29 verse 25, kung pwede nating basahin, Proverbs 29 verse 25. Ito, pabasa ng 29 verse 25. Basa po, yung may nakakita na. Ang takot sa Panginoon ay naglalatag ng bitag, ngunit ang nakitiwala sa Panginoon ay maliligtas. Ayun, sabi po dyan, ang takot daw sa tao ay naglalatag talaga ng bitag. Nanghuhulog ang tao kung siya ay natatakot. So, kailangan talaga ng tapang. Hindi dapat matakot sa tao. At ang paglilingkod natin sa Panginoon, eh, ire-require nito na tumayo tayo sa pananampalataya natin at maging matatag tayo dito kung ano pinaniniwalaan natin. Eh, problema kasi sa panahon natin ngayon, eh, maraming mga mananampalataya ang umuurong sa takot kapag nakumpronta ng sanlibutan. Hindi lang sa mga mananampalataya, nakalulungkot din. Kasi pati mga leaders ng iglesia, umuurong. Dahil sa takot. Meron ba kayong ibibigay na example sa akin? Sino bang makapibigay ng example? Ano ba yung mga bagay na napapaurong tayo ng mga mananampalataya pagdating sa pananampalataya natin? Ano ba kayong example? School naman ito, practical na bagay. Ano ba yung, kayo, personally, ano yung experience nyo? Naka-experience na ba kayo na natakot kayo sa pagtayo nyo sa, ano, sa pananampalataya nyo? Pero mga example? Is it like you share the gospel? Tapos, bawa yung pangsa mo, parang mas matalik sa'yo. Or, bawa, itiis na parang ang gagaling pagkakulisan. Ayun, tama. So kapag nagbabahagi tayo ng ebanghelyo at yung kausap natin, mukhang mas marunong pa sa atin, mas matalino pa, eh talagang natatakot tayo dyan. Tama ba? O, meron pa bang ibang example? Pagbabahagi sa opisina. Meron pang gusto magbigay ng example sa opisina? Meron ba ditong natakot na dati, yung una pa sa bago sa opisina, ayaw mo sabihin na Kristiyano ka? Kasi pag sinabing Kristiyano ka, ano mangyari? Ano mangyari? Pagtatawanan ka, lalayuan ka, ay huwag mo samahan yan. Masusunog tayo niyan. Hindi ba't ganun? So makita natin yung reality ng kailangan ng tapang ng mananampalataya. Mga play na sa buhay natin.
So, ang ano sa atin, huwag sana nating hayaan yung takot, especially sa tao, na i-hinder tayo sa pagiging good citizens. Huwag nating hayaan. So, para din sa mga preachers, yung mga natatakot, sabihin nyo bakit sila natatakot, anong pinatatakot sila? Natatakot mag-preach patungkol sa kasalanan. Nagtatakot mag-preach na masasagasaan yung kasalanan ng pinakamalaking magbigay sa church. Diba? So, kaya ang nagiging resulta, safe preaching lang at hindi na a-address ang tunay na kasalanan ng iglesia. So, yun ang punto natin. Kung tayo maglilingkod sa Panginoon, kailangan natin ng tapang. Okay, so yan yung ika-apat. Ngayon, punta natin yung panlima, which is yung laman ng paglilingkod ni Pablo. Sabi ni Pablo, balikan natin Acts chapter 20. Sabi doon, hindi na ipinagkait na ipahayag yung anumang kapakipakinabang at hayag daw siya na nagturo at sa bahay-bahay na nagpapatuto sa mga Hudyo at gayon din sa mga Griego tungkol sa pagsisisi at pananampalataya sa ating Panginoong Jesus. Ang sentro sa sa nagawain ni Pablo sa kanyang paglilingkod ay yung pangangaral o pagtuturo ng salita ng Diyos. Particularly, yung ebanghelyo ng Diyos. Kung saan man pumunta si Pablo, kung saan man siya mapagpad, kung saan man siya ilid ng Diyos, ang ginagawa niya magturo, mangaral ng salita ng Diyos. Hindi po siya pumupunta para mag-entertain. Hindi na pupunta para masiyahan yung mga tao sa kanya. Hindi po. Ang sentral, laman ng mensahe na yon, ang pangangaral ng salita ng Diyos. At ang sabi ni Pablo dyan, yung laman doon nun ay pagsisisi at pananampalataya. Bago natin puntahan yun, pansinin lang natin na sa pagpapahayag ni Pablo ng Ebanghelyo, meron tayong dalawang bagay na makita. Una sa lahat, meron siyang parehas na public at saka private na ministry. Ibig sabihin, meron yung isa na hayagan niya sa publiko itinuturo at meron din naman isa na yung privado. Meron yung sa bahay-bahay na ginagawa nila. So, yan. Ikalawa, makita natin dito na sa kanyang pagbabahagi din, pangangaral, hindi siya namimili ng kanyang tinuturuan. Kasi, sabi doon, nagpatutuo daw siya, hindi lamang sa mga Hudyo, kundi nagpatutuo siya pati rin sa mga Griego o sa mga Hintil. Alam kasi ni Pablo na pagdating sa kaligtasan, pagdating sa Ebanghelyo, walang pinipili ito. Ito'y para sa Hudyo at saka para sa mga Hintil. Sabi ni Pablo sa Romans chapter 1 verse 16, hindi ko makakakot niyan. Romans 1:16. O sige, basahin na lang natin. Romans 1:16. Sige po, babasa po kung may nakita na po tayo. Sapagkat hindi ko itinahihira ang Ebanghelyo, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, mulay sa Hudyo at ganyan din sa Griyego. Ayun, so nakita natin dito, alam ni Pablo, pagdating sa usapin ng kaligtasan, whether Hudyo man o Hintil, isang sagot, yung Ebanghelyo ng Panginoong Yesus. At naintindihan ni Pablo na pagdating sa kaligtasan, wala namang pinagkaiba ang Hudyo at saka Hintil. Bakit walang pinagkaiba? Kasi parehas na yung Hudyo at saka Hintil, anong common sa kanila? Makasalanan. Yan ang punto natin dyan. Walang pinagkaiba. Parehas silang makasalanan at dahil parehas na makasalanan ng grupo ng tao na yan, kailangan ng biyaya ng Diyos lamang upang sila'y maligtas. Kailangan na ang parehas na Hudyo at saka Hintil, isang paraan lang sila. Paano? Ang manampalataya kay Jesus lamang. Yun lang, di ba? So walang pinagkaiba. Yan ang sinabi ni Pablo sa Galatians chapter 2. Sige, punta natin Galatians chapter 2.
So, babalikan natin, di ba? Sabi natin, eh, Pedro, bakit ganyan ang ginagawa mo? Parang namimili ka. So, Galatians chapter 2. Ayun, verse 16. Halos ma... siguro ma... mapilipit ang dila ni Pablo. Verse 16, sabi doon, nalalaman natin na ang tao, si Pablo nagsasabi, ay hindi maaaring, hindi inaaring ganap sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo. At tayo, kausap niya si Pedro, sabi niya, tayo ay sumampalataya kay Kristo. Tayo ng mga Hudyo ay sumampalataya kay Kristo upang ariing ganap sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo at hindi sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan, sapagkat sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan ay hindi aariing ganap ang sinuman. So makita natin dito na pagdating sa pagpapahayag ng Ebanghelyo, eh walang pinipili yan. Hudyo ka man o hintil ka, hindi ka kabahagi dun sa unang pinili ng Diyos, makasalanan. Kailangan natin ng kaligtasan. Now, puntahan natin ngayon, sabi ni Pablo sa kanila, balik sa verse 20, na yung laman daw nun, ng kanyang pagpapahayag, ay pagsisisi tungo sa Diyos at pananampalataya kay Jesucristo. Now, makita natin dito na pagdating sa pagpapahayag ng Ebanghelyo, merong dalawang importante at kailangan na tubon. Yung pagsisisi at pananampalataya. Mapapansin natin dito, dalawang binanggit, itong dalawa na to, eh, magkaibang tubon. Ibig sabihin, yung pananampalataya, hindi siya pagsisisi. At yung pagsisisi naman, hindi siya pananampalataya. Ngunit, bagamat sila'y magkaiba, eh hindi daw ito pwedeng paghiwalayin. Ibig sabihin, hindi pwedeng magkaroon ng tunay na pananampalataya kung walang pagsisisi. At kung walang tunay na pagsisisi, wala rin tunay na pananampalataya. Parang Siamese twin na hindi pwedeng mabuhay yung wala yung kanyang kambal. Yung kambal na magkadikit, na magkasama yung puso nila, Siamese twin, hindi mo pwedeng paghiwalayin yun. Ganun din daw yung pananampalataya at saka pagsisisi. Now, itong dalawang responsibilidad na to, yung tamang tubon sa Ebanghelyo, eh nakalulungkot kasi na-minimize na eh. Pinababaw na yung ibig sabihin nito. So maganda rin siguro na bigyan natin ng kahit konting pansin, eh ano bang ibig sabihin ng pagsisisi? Literally, ang ibig sabihin ng pagsisisi ay pagbabago ng isip. Change of mind. So, pag pinag-uusapan natin ang pagsisisi, ito yung pagbabago ng isip ng isang makasalanan patungkol sa kung ano bang tingin niya sa kasalanan. Yung tunay na nagsisisi, eh nakita niya yung kapangitan ng kasalanan. Nakita niya rin kung anong idudulot nung kasalanan na yon. At dahil doon, nagbago ang kanyang isip. Sa halip na magpatuloy doon sa daan ng kasalanan na yon, eh sinusuko niya yung kanyang kalooban sa Diyos. So, pag sinabi natin pagsisisi, change of mind, hindi po 360. Ang change, hindi 360 degrees. Kasi kung 360 degrees po, bumalik ka lang sa dati. 180 po. Kung nakarap ka dati dito sa kasalanan, dahil ng kasalanan ng tunay na pagsisisi, haharap sa kabilang side. Kung dati kasalanan, dito ngayon ang pagsisisi, dito ka. Sa daan ng Diyos, sa kalooban ng Diyos. At dito ka nagpapasakop ngayon sa kalooban ng Diyos. Kaya lang ang tunay na pagsisisi, eh merong bunga. Nakikita ito. Kasi, kung merong tunay na pagsisisi, ibig sabihin, isinuko ang buhay niya sa kalooban ni Kristo, eh magkakaroon ng malaking pagbabago sa kanyang buhay. Kung dati, mahal na mahal niya ang kasalanan niya, regular lang, normal lang magkasala, ang tunay na nagsisi, eh ito. Ayaw na ng kasalanan.
ang gusto sundin ang kalooban ng Diyos. Hindi po natin pinag-uusapan ang perfection. Hindi natin pinag-uusapan dito na yung tunay na nagsisi, perfecto, hindi ho. Hindi perfection, kundi direction. Pagbabago ng direksyon ng buhay. Ang tunay na nagsisi, nagbago siya ng direksyon. Nagbago ng isip. Mula sa kasalanan, tinungo niya yung daan ng kalooban ng Diyos. Pagbabago ng disposisyon ng puso, yan po ang pagsisisi. So, nakalulungkot kasi sa panahon natin, wala na pong gusto magturo ng pagsisisi patungkol sa Ebanghelyo. Importante nilang believe, believe, believe. At ang nakalulungkot pa, yung believe na pinag-uusapan nila, eh hindi rin yung believe na tinutukoy yung Biblia. Ang pananampalataya na tinutukoy nila, eh patungkol lang sa isang desisyon. Watered down pagdating sa, pag sinabi mong believe, eh yan eh, gumawa ka ng desisyon. Hindi ko yan ang tinuturo ng Biblia patungkol sa pananampalataya. Ang pananampalataya, pag sinabi, ito'y, ang ibig sabihin po ng word ng pananampalataya, in the plainest sense, is ang paglagay mo ng tiwala sa isang bagay o sa isang tao. So yung pananampalataya, ito'y paglagay mo ng tiwala labas sa sarili mo. Ibig sabihin yung pananampalataya, ito'y nakatingin sa iba. Hindi sa iyo. Hindi naka-ground sa iyo. Ang pananampalataya, meron siya laging object. Merong tinitingnan. At pagdating sa Ebanghelyo, ang sabi ng Diyos, ang dapat na maging object ng pananampalataya ay walang iba kundi ang Panginoong Jesus. At pag sinabi natin na ilalagay mo yung buo mong kumpiyansa, yung buo mong tiwala, ibig sabihin yan, all or nothing. It's either ilalagay mo lang 100% ang pagtitiwala mo kay Jesus or hindi. Hindi po pwede yung 50%, 90%, hindi po pwede, 99.9%, hindi po pwede. 100%, yun po yung tunay na pananta. Ilalagay mo yung buo mong tiwala kay Jesus at kay Jesus lamang. Lalagay mo yung pananampalataya mo. Hindi lang, dahil si Jesus na mabait na tao, hindi yun. Dahil alam mo na si Jesus ang namatay para sa mga makasalanan at nabuhay siyang muli upang panagumpuyan ang kasalanan at ang kamatayan. Kaya nga sa kanya dapat ilagay ang pananampalataya. Meron ng illustration, no? Itong summer, summer pa lang ngayon, no? Last month, napunta kami sa Davao, nag-skyriding kami. Yung nagpa-bike sa ano, pa-bike ka dun sa, natawag sa kawad, pa-bike. Ngayon, nung di-bike na, syempre, takatakot, di ba? Wala dun sa side na to, may sa kabilang side, kawad lang bike. Ngayon, may pinayo yung nagpapasakay. Sabi niya, "Sir, hindi niyo na po kailangan i-balance. Ipadyak niyo lang, hindi niyo na kailangan i-balance." So ako naman, hindi na kailangan i-balance. Sige, okay lang, sabi niya eh. So, sakay ka sa bike, para may kawad ka. Ngayon, di paglagay ko pag gano'n. Kasi tulak na, pag tulak, padyak, di nakatakot kasi tatawid ka eh. Pagdating doon sa gitna, parang medyo yumugyog. So, ang ginawa ko, trinay ko i-balance. Nung trinay ko na i-balance yung bike, lalong humuyog. Lalong mas gumalaw yung ano, lalong mas gumalaw yung bike. So ang ginawa ko dahil hindi ano, hindi talaga. Padyak lang, wala ko ibang ginawa. Hindi ko na trinay na i-balance. Pagdating sa pananampalataya, parang ganun yan. Tatawid ka sa bike, ilalagay mo yung buong tiwala mo dun sa bike tsaka sa kawad mo na kung hindi sapat, kung hindi ka kaya ng bike, mamamatay ka. Mga kaibigan, sa pananampalataya, ganun din. Pagdating kay Kristo, ilalagay mo yung buo mong tiwala kay Jesus at kay Jesus lamang without any effort na nagagaling sa'yo. Kasi mahina ka eh. Hindi mo kaya. Kung ilagay mo ang tiwala mo sa sarili mo, mamamatay ka. Mamamatay tayo kung magtiwala tayo sa sarili natin. Kaya nga sabi ng Panginoon, manampalataya tayo kay Kristo 100%. So, pag pinag-usapan natin ang Ebanghelyo, hindi lamang ito
mensahe patungkol sa Diyos, sa kanyang kabanalan, hindi lang ito din mensahe patungkol sa kasalanan natin at yung paghahatol na tatanggapin natin bilang mga makasalanan. At hindi lang din naman ito mensahe patungkol kay Kristo sa kanyang kamatayan at kanyang muling pagkabuhay. Ang ebanghelyo po ay mayroong panawagan. Hindi lang ito para sa alam natin, it's not enough na alam mo kung anong ibig sabihin ng ebanghelyo, it's not enough na alam mo kung anong nire-require ng Diyos, it's not enough na alam mo kung anong ginawa ni Jesus sa krus, hindi sapat yun. Tinatawagan ka na tumugon ka doon. At anong tugon ang dapat mong gawin? Ang magsisi at manampalataya. Baka may kausap ako dito ngayon na napakatagal nyo nang nakaupo dito sa iglesia nito, napakatagal nyo nang narinig ang mensahe patungkol kay Jesus. Ang kamatayan niya sa krus at muli niyang pagkabuhay. Pero hanggang ngayon, wala pa rin tayong ginagawa. Kaibigan, huwag lang natin puluin ang ating mga isipan ng mga katotohanan na ito. Tumugon tayo. Tumugon tayo. Kailangan merong decisive na pagtugon. Na dahil alam natin na ang Diyos ay banal at tayo'y hahatulan ng Diyos, ngunit sa dakilang pag-ibig ng Diyos, eh pinagkaloob ng kanyang buktong na anak na siyang namatay at nabuhay na muli. Magsisi tayo. Magsisi tayo at manampalataya kay Kristo lamang. Itong pinakalaman ng paglilingkod ni Pablo, ang patuloy na paghahayag ng ebanghelyo ng biyaya ng Diyos. Ganda ng pangalan, no? Ebanghelyo ng biyaya ng Diyos. At yung biyaya, no? Alam niyo, ito'y biyaya kapag ang Diyos ay tumawag ng mga makasalanan upang manampalataya at magsisi sa halip na hatulan siya sa impyerno dahil sa kanyang kasalanan. Hindi ba biyaya yon? Kaya ang amazing grace, di ba? Amazing grace, how sweet the sound that saved a righteous man. Yung ba sabi dyan? That saved a good man? Hindi. A wretch. Sinabi nating wretch. Wicked. Evil. Tarumal-tumal. Kasuklam-suklam. Yan yung description natin. And it's amazing grace na ang banal na Diyos tinatawagan ang mga wretched na magsisi at manampalataya sa halip na habulan niya. Napunto natin, ang ebanghelyo ng Diyos, yung pagpapayag nito, dapat yan ang laman ng ministeryo natin. So, application lang, no? When was the last time na ipinahayag ng ebanghelyo ni Jesus? Bilang yan, humahanap pa tayo ng paraan. Humahanap pa tayo ng opportunity. By the way, hindi lang naman ang pagpapayag ng ebanghelyo, hindi lang naman para sa yung verbally. Kung paano tayo mamuhay, pagpapahayag din ang biyaya ng Diyos yan. So, yan ang tanong sa atin, hamon sa atin. And sa conclusion natin, sa study natin, as we consider yung limang punto ng ano natin, o patungkol sa perspektiba ni Pablo, mapapansin natin na gaya ng binanggit ko kanina, ang lahat ng mga bagay na yon naka-hinge dun sa unang punto natin. Patungkol sa pagiging alipin ni Jesus, yung relasyon natin kay Jesus. Kasi, kung tayo hindi alipin ni Jesus, hindi natin ibababa ang sarili natin, hindi ka magpapatuloy sa panghihirap, kapighatian, hindi ka magiging matapang para sa ebanghelyo, at hindi mo ipapangaral ang ebanghelyo kung wala kang relasyon sa Diyos. Kaya importante para sa ating mga mananampalataya na i-cultivate natin yung relationship natin sa Panginoong Jesus. Kasi sa paraan na ganoon, doon din tayo lumalago
sa ating paglilingkod sa Diyos. So, yan po nagtatapos ang session natin sa Sunday. So, may tanong po ba kayo? Katanungan, either... or may gusto kong itagdag? Sorry. Gusto kong itagdag? Wala naman. Kasi kung walang katanungan at gusto kong itagdag, manalangin tayo. Maming Diyos, salamat po muli sa inyong kahilang biyaya na ibinigay po sa amin. Even as we hear your word, it's a grace upon our souls. Tulungan niyo po kami na itanim sa puso ang narinig po namin. At sana nga ay makita ito sa mga buhay po namin. Tunay na karapat-dapat na paglingkuran kayo dahil po sa inyong ginawa para po sa amin. Kaya sana maging sa worship service namin mamaya, ito'y tumaloy din sa pag-awit namin sa inyo at paikinig din namin sa inyo sa inyo. Pagdalangin namin sa kanilang Jesus.